Welcome back again to our YouTube channel. So our topic for today is how to determine the auxiliary, common, low, medium, and high terminals of the fan motor. Sa last na itong video, kay humanata sa pag-determine sa tuang compressor. Kung asa ang iyahang common, run, and start terminals. And karon ang atong topic is how to determine the auxiliary, common, low, medium, and high terminals sa tuang fan motor. So as you can see, mauna siya na ito ang fan motor sa window type air conditioning unit. And then mauni siya ang iyahang wires, okay, or iyahang terminals, mauni siya ang wire. As you can see, upat lang ang wires na naadiria. It's because two-speed ni siya. So ang ato ang gamiton sa itong video karon nga aircon is lahi. Dili kani ang ato ang i-test or ato ang i-determine. So mauni siya ang ato ang gamiton karon nga aircon. So as you can see, daan nagigay siya. So okay ra na siya. It's because ang importante is kaning wire sa yahang fan motor. So ang wire sa fan motor ani is functional pa or mo under pa. So karon as you can see, lima kabuok ang yahang wires. So mo ni siya ang tuang gamiton karon kung asa diri ang auxiliary, common, low, medium, and high nga terminals. Sa pag-determine sa tuang fan motor terminals is kailangan nato ni siya na mga gamit. Okay, number one is kaning ato ang multimeter, gunting, masking tape, papel, and then ang ato ang ball pen. Before nato gamiton ng ato ang multimeter is dapat dili ta makalimot og calibrate. Okay, iset sa nato sa times 1 ang ato ang multimeter and then kuhaon ang test prods. So ato ang i-check kung nabot pa siya 0. Okay, lapas siya gamay. So, ito siyang i-adjust. Okay, goods na. Para sa ito ang masking tape, mauni siya itong gamiton para natay masulatan sa ito ang ilhanan. Okay, so ingani ang ito ang buhaton. So, as you can see sa yung video, ito ang ipatuyukan ang wire sa ito ang fan motor. So, 3 at ang magsulat sa ito ang ilhanan. So, nabutang na nato siya. So, inganin na yung forma. Okay, nana siya yung masking tapes. And then, pag-unani, isa ito siyang sulatan o numbers. Okay, depende sa inyo, pwede letters, pwede report numbers. Basta na lang mo ilhanan sa bawat wires. So ito siyang sulatan. Alright, so naanay label ang ito ang mga wires. Okay, muna siya itong 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so muna siya kung gibot mag mga labels. So pwede ra po magbali-bali. Okay, dilig din siya yung kailangan mo, din siya ang 1. So, depende rin sa inyo, but pwede po na muna siya yung 2, muna siya yung 1, muna siya yung 4, 5, muna yung 1, or depende sa inyo. Okay, pwede rin siya magbali-bali as long as na amoy ilhanan sa bawat wires ninyo. Untahay, muna siyang inyohang fan motor, and muna siyang iyang terminals, or iyang wires. So, na siya 1, 2, 3, 4, and 5. So, kaning gisulat na ako diri, is maupod ni siya ang inyuhang sulaton. So, kaning gipair na ito nga numbers, is mauni siya ang ato ang kuha ag reading. So, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. So, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 4, 3, 5. And 4, 5. So,
So, mao na siya ito ang kuhag reading gamit ang ato ang multimeter. So, make sure nga ato ang multimeter is nakaset siya sa times 1 ohms. Okay, times 1 ohms dapat na siya. So, karon kuhaan ato reading ang ato ang 1, 2. Okay, gamit ang ato ang multimeter. And, mao na siya ato ang terminals. Sa ito ang fan motor. Okay. So, dire atong 1, 2. Okay. So, muna siya itong 1 and 2. So, sa imuang multimeter, kuhaon mo ang test rods. So, muna siya ito ang test rods. And, ang isa ka rod is na-adri sa isa ka terminals. And, ang isa na-adri sa isa. Okay, so as you can see, nilihok ang ato ang multimeter. Okay, nilihok siya. And then, ang iyang reading, kung maklaro man ninyo, okay, naa siya sa 9 point something. Okay, naa siya sa mga 9.5 ohms. So, ang ato ang 1-2 is 9.5 ohms. So, kuhaon din na ito itong bullpen and kaning papel. Okay, ato din siyang isulat diri ah. Okay, nasulat na ito ang reading sa ito ang 1-2. So, ang next na itong buhaton is 1-3. Okay, draw itong 1 na terminals and ato itong 3. Okay, draw. So again, kuhaon ng test rods. Ang isa, Dria. And ang isa ka test rod sa 1. Okay, pwede rin magbalibali ang inyong kuhaon ha. Test rod. Ayaw katingala kung asa ba ni mo ibutang ang para sa red or ang black. Okay, pwede rin siya magbalibali. So as you can see, ang ato ang reading, kung maklaro man ninyo, is na siya sa mga 35. Alright, so nana itong 35 ohms. Nabutang na ito, Dria, sa ito ang papel. And ang itong next buhaton, kaning 1-4, 1-5, and so on. So, ito lang siyang ganitag hyperlapse. Kaya para paspasta. Okay, so mao ni siya ato ang nakuha nga readings sa ato ang mga terminal sa fan motor. Ang atong 1-2 is 9.5 ohms, 1-3 35 ohms, 1.4 9.7 ohms, 1-5 68 ohms, 2-3 45 ohms, 2-4 20 ohms, 2-5 76 ohms, 3-4 26 ohms, 3-5 84 ohms, 4-5 58 ohms. Okay, so itong next buhaton is gamitan na ito siyang summing up method. Okay, kung nakakita mo sa previous nga video, katong video about sa how to determine the common run start terminals of the compressor, so gigamitan na ito siyang summing up method. Okay, so mauna ni siya ang format sa ito ang summing up method. And kaning 1, 2, 3, 4, 5. So kaning silang 5, mauna ni siya ang nag-represent sa ito ang wires. Katong wires na ito, nga gibutang na ito masking tape and then ay mga numbers. And so ang next buhaton po dani is kung unsa itong reading atong nakuha sa ito ang fan motor, ato siyang i-transfer diri a. Okay, like for example, kaning 1, 2, 9.5 ohms. So, ito siyang ibutang dira. So, dira sa 2, 1, same lang man sila sa 1, 2. So, 9.5 ohms, gaya pa rin ibutang dira. Okay.
So atuwa siyang ibutang diri sa tanan. After ana atuwa siyang i-add. So magsulat sa takaron. Alright, so na-transfer na ito siya diri sa ito ang papel. Okay, katong ato ang nakuha nga reading is ito ang gibalhin diri. And ang sunod buhaton is ato siyang i-add. Okay, like for example, kanisa 1, 9.5 ohms plus 35 ohms plus 9.7 ohms plus 68 ohms is equals to 122.2. Okay, ato siyang ibutang diri, 122.2 ohms. And then, i-add po natin siya. Ito ang 2, 3, 4, and 5. Na-add na nato siya. Alright, so ang totals to ang 1 is 122.2 ohms. Sa to ang number 2 is 150.5 ohms. Sa 3 is 190 ohms. 4, 113.7 ohms. 5 is 286 ohms. So, ang sunod buhaton is ato ang pangitaon sa ilahang 5 kung asa to ang naay highest total reading. Okay? So, base diri ang naay highest total reading is kaning number 5. So, butangan nato siya first. And ang second is kaning number 3. Alright, putangan ko siya second. Ang third kay ang number 2. Ang fourth is 1. Ang last is ang number 4. Karong nakuha na nato ang highest total reading, ang second, third, fourth, and fifth. Alright, so ma-determine na nato diri kung asa ang ato ang auxiliary, common, low, medium, and high terminals. Alright, so mag-base ta diri. Okay, so mao ni siya ang ato ang ginapangita, di ba? So ang auxiliary, siya to ang naay highest total reading. Auxiliary gud na siya. Dili siya pwede common, low, medium, or high. Ang auxiliary gud. Followed by the common. Okay? So, after anang common is ang low. Low, medium, and high. So, but pasabot, kaning high, siya to ang naay lowest reading or lowest total reading base diri sa summing up method. So kung atuwa siyang i-check or atuwa siyang tanawon diri sa taas, okay? So ang first na to is mo ni siya ang atuang auxiliary. Ang second na to is mo ni siya ang atuang common. And ang third is low, medium, and high. Okay, so but pasabot kaning ato ang number 5 na terminal or katong wire na to nga number 5 is mo na siya nga to ang auxiliary. Kaning number 3 na to nga wire mo na siya nga to ang common. And kaning number 2 na to nga wire is mo siya na siya nga to ang low. Ang number 1 is medium. And ang number 4 is high. Pagkahuman ni mong solve gamit ang summing up method, so ato din siyang isulat sa ito ang mga wires. Like for example, kaning number 5. So base ato ang solving, ang 5 na ito is auxiliary. So butangan din ito letter A. Ang number 3 na to is common. Okay, common. And ang atong number 2. So, mo ni siya ang ato ang low. Low. Ang number 1 nga wire, mo ni siya ang ato ang medium. And ang number
4. Mao ni siya ang tuang high. Okay? So ingana lang pag determine kung asa ang auxiliary, common, low, medium and high terminals sa tuang fan motor. Ug unta daghan bug nasabtan. Alright, daghang salamat.